Darami ang squatters kapag naging pangulo si Pacquiao. Ito ang sinabi ni Pastor Kibuloy. Isa sa binitiwang salita ni Senador Manny Pacquiao na handa siyang magbigay ng mga libreng pabahay sa mga milyong Pilipinong walang sariling tirahan. At isa nga si Senador Pacquiao sa pangalang lumilitaw na tatakbo sa halalan sa darating na presidential election. Subalit ang pangakong ito ni Senador Pacquiao ay isang kasinungalinan daw ayon kay Pastor Apollo Kibuloy, leader ng religious group na Kingdom of Jesus Christ. Dinagdag po ng pastor na nanguuto lamang si Pacquiao sa mga sinasabi nito tungkol sa pagbibigay ng libreng pabahay. Ayon pa rin kay Pastor Kibuloy, ay bulok daw ang estilo ni Senador Pacquiao. At ang sinabi nito ay kawainan ng mga traditional politician, kaya walang maniniwala rito. Sino itong inuuto-uto ng boxer na ito? Uto-utoy mo, nilang mong panutwag ang tao, bayan. Yung style mo yan. Style bulok yan. Style tradpol yan. At kung sakaling mangyari nga ang mga sinasabi ni Pacquiao, ang mga tao raw, maging ang mga naninirahan sa bundok, ay bababa para humingi ng libreng pabahay. Maging ang mga may sariling bahay na, ay magkukunwa rin squatter para magkaroon ng libreng pabahay na pangako ni Senador Pacquiao. Kaya ang ganitong pangako ni Pacquiao ay magbibigay lamang ng sakit ng ulo sa kanya. Para kay Pastor Kibuloy ay suntok sa buwan ang mga sinasabi at ipinagmamalaki ni Pacquiao na pagbibigay ng libreng pabahay sa mahihirap na mga Pilipino. Ang lahat ng tao sa bundok, lahat ng nasa pamayanan, mababayan, magiging squatter lahat yan. Kasi bibigyan ng pabahay na libre, walang singkong babayaran. Eh kahit ako mag-squatter ako eh. Alam natin ang pinagmulan ni Senador Pacquiao. Dahil bukas na aklat ang kanyang buhay. At sa ngayon ay naghahangad lang siya na matulungan ang mga mahihirap nating kababayan. Subalit may basihan nga kaya ang mga sinabi ni Pastor Kibuloy para punahin at kontrahin ang mga sinasabi at plano ni Pacquiao sakaling pala rin siyang maging pangulo ng bansa. Mabuti ang layunin ni Senador Pacquiao. Subalit, sana naman ay tigilan na ng mga politisyan ang paggamit sa mahihirap nating kababayan para sa kanilang ambisyong posisyon. Anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaari niyong isulat sa baba ang inyong komento at opinyon.